Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw ay tatalakayin ko yung songwriting process ko. So, i-share ko sa inyo yung mga steps na sinusunod ko pag sumusulat ako ng kanta. Una, think of a topic. So, yung topic na may isip mo, yun yung magiging central theme ng kanta mo. Pwedeng maging tungkol to sa pag-ibig, pagkakaibigan, kalayaan, kung ano man yung maisip mo, yun yung magdidikta kung ano yung magiging flow ng mga isusulat mo na kanta at mga ideas na gagamitin mo para dun sa kanta mo. Meron din mga kanta na walang definite theme o yung freestyle lang na kanta o kaya pwedeng tungkol sa sarili mo. Basta ang importante, sa simula pa lang, alam mo na kung anong tema yung tatalakayin mo. Pangalawa, think of a mood. Importante din na ma-figure out mo na kung ano yung mood na gagamitin mo pag susulat ka ng kanta. So kung naisip mo na yung topic na gagamitin mo, syempre figure out mo kung anong klaseng approach yung gagawin mo. Galit ba? Malungkot? Masaya? Nagpapayo? Nanghihimok? So maganda dahil yung mga kanta natin na naririnig, mostly based on emotions. So importante mag-isip ka ng emosyon na pagbabasihan mo sa pagsusulat mo. Pangatlo, gather ideas. So kung na-figure out mo na yung theme mo tsaka yung mood o yung emotion na gusto mong i-portray sa isusulat mong kanta, kumuha ka ng papel or sa isang notebook mo, pumili ka ng page doon, magsulat ka lang ng mga ideas. Pwede kang mag-research muna tungkol sa napili mong topic o kaya kung ano yung mga opinion mo tungkol doon sa topic na napili mo. Hindi naman kailangan na magkakatugma agad. Pwedeng mga one-liners or mga ideas. Pwede rin mga rhymes pag may naisip kang magandang tugma, kahit wala pa siyang context o wala pang ibig sabihin, isulat mo agad. Basta kahit anong maisip mo tungkol doon, isulat mo lang ng isulat sa isang papel. Kumbaga siya yung magiging scratch paper mo para doon sa ideas mo. Ang kadalasan termino ginagamit ng mga rappers dito is stacking o stacking ideas. Kumbaga, ipunin mo lahat yon, tapos malalaman mo naman yon kung nakarami ka na. Pag halimbawa, tingin mo, napuno mo na yung isang page na yon, pumuno ka pa ng isang page hanggat sa maubusan ka na ng ideas. So, pag nagawa mo na yon, pwede ka nang sumunod sa next step. Sunod, identify the parts. Ang bawat kanta, syempre, meron yung opening, meron body, tsaka may closing tulad ng sulat. So, Para sa akin, pag bumubuo ako ng kanta, yung mga linya, tinitingnan ko siya parang mga pieces ng puzzle. Kasi kung magbubuo ka ng puzzle, di ba, yung mga shapes nun, depende kung nasan siya nakapuesto dun sa puzzle mismo. Merong mga pieces na para sa edge, merong pieces para sa gitna. So, ang gagawin mo, i-identify mo yung mga naipon mo na ideas dun sa scratch paper mo o dun sa page na notebook mo kung saan mo napili, ilagay lahat yon. Lalo na pag may mga nabuo ka na one-liner na meron ng tugma. So ngayon, i-identify mo kung para ba to sa unahan ng kanta, para ba to sa dulo, pang first verse ba to, pang second verse, pang third verse. At hindi lang yun, dapat mo rin i-identify, halimbawa, kung napili mo na siya na pang first verse, i-identify mo pa rin kung pangsimula ba to ng first verse, pang gitna o pang dulo. So pag na-identify mo na lahat yon, pwede ka nang pumunta dun sa next step. Next step, compile. So ito na yung step kung saan pagkatapos mong ma-identify kung ano yung mga para sa simula ng kanta, para sa gitna, para sa dulo, i-rewrite mo na siya. Kumbaga, gagawa ka na ng draft, ng unang draft ng verse mo. Halimbawa, ito yung page na pinagkukunan mo ng ideas mo. Siyempre,
kukuha ka doon dahan-dahan ng mga linya na magkakasama dapat dahil na-identify mo na nga, halimbawa, itong linya na to para sa first verse, doon mo sisimulan. Kung hindi naman kasi ang pagsusulat, hindi naman siya linear na pababa na magsisimula ka sa taas, pababa. So, gaya na sinabi ko dun sa nakaraang step, kung na-identify mo na kung ano yung mga pangdulo, mas okay na magsimula ka sa dulo o sa baba. Tapos, work your way up. Kumbaga, para siyang reverse engineering. Sisimulan mo muna yung dulo bago mo isulat yung nasa taas. Dahil katulad ng maze, katulad ng pagsosolve ng maze, mas masosolve mo yung maze ng mas madali pag nagsimula ka sa finish papunta sa start kaysa sa start papunta sa finish. So, dapat alam mo na yung end game, alam mo na kung saan matatapos yung kanta para makompile mo ng maayos. Sunod, edit. At dahil na-compile mo na at napagtabi-tabi mo na yung mga linya na dapat magkakasama, syempre, hindi pa siya perpekto. Maaaring sobra yung syllables, maaaring may mga naulit kang salita, maaaring meron pang hindi pa magkatugma. So, ito na yung part kung saan mag-i-edit ka na ng mga salita na akma at nararapat. Titingnan mo na dapat kung meron bang mga linya na walang sense o may mga linya ba na out of place. So, yung editing part, yun yung medyo mas magtatagal ka doon dahil kailangan maperpekto mo na yun bago ka sumunod sa next step. Sunod, test it out. At dahil nakapag identify ka na ng parts, nakapag-compile ka na, na-edit mo na, so ibig sabihin, magkakasunod na sila, nakabuo ka na ng verse, oras na para testing ito. Rapin mo siya physically, i-record mo sa phone mo para marinig mo yung sarili mo, para ma-evaluate mo rin kung maganda ba yung delivery niya, may sense ba siya, tumatama ba siya, meron ba siyang dating. At hindi lang din sa sarili mo pwede i-test to. Kung halimbawa may mga kaibigan ka na mapagkakatiwalaan mo, mga miyembro ng pamilya mo na willing makinig, pwede mo rin i-test sa kanila. Tanungin mo yung honest opinion nila dun sa nagawa mong verse. Sunod, evaluate. Ngayon nakuha mo na yung opinion ng mga naparinggan mo ng kanta mo at narinig mo na yung sarili mo na nirecord mo sa phone mo. Oras na para i-evaluate kung meron ka pa bang dapat baguhin, meron ka pa bang dapat idagdag, meron ka bang dapat ibawas. So, pagkatapos mo ma-evaluate, hindi pa doon nagtatapos dahil marami pang pwedeng mangyari doon sa kanta mo. Yung ibang mga artists, umaabot pa hanggang sa kahit na i-record na nila yung final version ng kanta nila. Lagi pa rin silang bumabalik dun sa evaluation part dahil gaya nga na sinasabi ng iba, yung art is not finished. Hindi natatapos yung art. Masasabi mo lang natapos na yung art kapag iniwanan mo na. Pero hanggat willing ka o hanggat andyan yung nangungulit na thought sa'yo na hindi pa siya tapos, hindi pa siya tapos. Artist lang yung makakapagsabi kung tapos na yung isang obra. Sunod, okay, so na-evaluate mo na kung ano yung opinion ng iba at narinig mo na paulit-ulit yung sarili mo sa recording mo. Oras na para mag-fine-tune. So yung fine-tuning, ito na yung isa sa mga huling steps nitong pagsulat ng kanta. Minsan, may mga mali ka na hindi, or hindi naman mali, pwede kong sabihin na imperfections na mapapansin ka na hindi mo napansin nung simula ng proseso mo, lalo na hindi mo pa nare-record. So, pag narinig mo na ng buo yan, na hindi mo siya binabasa, narinig mo na siya ng naka-headphones ka lang, nasa different mind state ka, kumbaga wala ka na sa output, nandun ka na sa input, kumbaga pinapakinggan mo na yung sarili mong output, doon mo na mapapansin yung mga dapat mong baguhin. Halimbawa, yung
kahit na maliliit na detalye, kahit mga syllables na sumobra, o baka may mas magandang term para sa isang salita na pwede mong ibahin, o kaya meron kang linya doon na tingin mo sobrang plain yung pagkakasabi mo na pwede ka pa lang gumamit ng figure of speech para mas mailahad na mas makulay, yun na yung time para mag-fine tune ng mga parte ng kanta mo. Pwedeng isang linya, pwedeng isang salita. Importante bawat pantig o bawat syllable sa pag-evaluate at sa pag-fine tune ng verse o kanta. At ang last, syempre, record mo na. Pag tingin mo, okay na lahat, wala nang gumugulo sa utak mo, lahat ng mga suggestions ng mga kaibigan mo, na-consider mo na, oras na para i-record yung nabuo mong produkto. Ngayon, ito yung huling step, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng bumalik ulit dun sa ibang steps. Siyempre, pag narinig mo na yan at na-record mo na, usually, ako, pag nai-re-record ko na yung kanta, may mga naririnig pa rin akong imperfections na, oh, dapat pala ganitong boses ginamit ko, dapat pala hindi ko pasigaw diniliver, o kaya itong salita na to, hindi ko nabigkas na maayos yung letter T o yung letter F. So, pag na-record mo na kasi, usually, pag nag-record ka na sa booth, mapapersa yung sarili mo na ilabas yung best version o yung best output ng nasulat mo na kanta. So, kung halimbawa, yun na yung best version nun, hindi mo pa rin masasabi sa sarili mo na yun na yung perfect para sa'yo. So, pag narinig mo yung final output mo, may tendency rin na bumalik ka ulit dun sa number 6, which is edit. Tapos, test mo ulit, evaluate, fine-tune, record. So, yun yung basic steps na tinitake ko pag gumagawa ako ng kanta. Hindi naman necessarily yun yung kailangan mong gawin dahil gaya nga ng sinabi ko, pwede kang bumalik dun sa ibang steps pag feeling mo hindi pa perpekto yung gawa mo. So, repeat if necessary. Okay, so yun yung mga steps na sinusunod ko sa songwriting process ko personally. Sana may apply nyo rin yun sa mga sarili nyong proseso pag gumagawa kayo ng kanta. At paalala lang, next week, tuloy natin yung pakikinig sa mga demos at pag-evaluate sa mga sinend nyo ng mga kanta. Paalala lang din na make sure na willing kayo na makritik at ma-post yung mga kanta nyo kapag nagsisend kayo ng demo sa akin dahil magbibigay ako ng honest pero syempre constructive criticism. At syempre, kung mayroong maganda rin, sasabihin ko rin naman kung ano yung magagandang points sa mga kanta nyo para masundan din ng ibang mga kaklase nyo. Dito nagtatapos ang module natin ngayong araw. Sana marami kayo natutunan. At abangan pa ang mga susunod na modules at uploads natin dito sa Luniversidad. Class dismissed.